In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. How do you make sense of the Lord's Passion? For this Sunday, we call it Passion of the Lord. There is this movie, 2024, entitled Gomburza. You know Gomburza when we were students. There were three priests who were executed by the Spanish powers during that time. Gomburza, Gomez, Burgos, and Zamora are actually by blood Spanish, but they were born in the Philippines and they were treated second-class citizens. Kahit talagang Kastila po sila, kaya lang, dahil sinilang sila dito sa Pilipinas, low class ang tawag sa kanila. They are not considered Spanish. And so they identify with themselves, with the Filipinos, called Indios. And because of this, they were teaching their students, they were professor, they were highly educated, and they were suspected as inciting revolution against the church and even against the Spanish government, until they were accused of this issues that they are not true, and then they were convicted to die by garrote. Garrote is parang sinasakal ka sa bakal dito, until they died together. A night before they were executed, the two younger priests, Burgos and Zamora, were so afraid to die, of course. Yung mas matandang pare, Padre Gomez, played by Dante Rivero, appeased and strengthened the hope of this young priest by saying, "Maging mitsa ng liwanag ang ating kamatayan. Let our death be a wick of the light." Kung makakita po kayo ng kandila, yung nasusunog sa kandila, yung wick, yung mitsa. That's why there is light. But something should experience burning. Kaya po may liwanag, may nasusunog. And that kind of sacrifice that gave meaning and purpose to the death of Gomburza. This statement symbolizes their willingness to transcend their own suffering and their own sacrifice for the greater cause that later on brought redemption and liberation, the desire for liberation for the Filipinos. Meron pong subtext yung moving Gomburza. Yung isa sa mga estudyante doon ng law, Kuya ni Jose Rizal. At ang Kuya ni Jose Rizal, estudyante ng mga paring Gomburza. And he's a lawyer. And then nung execution day, sumama si Jose Rizal, a little boy. Siguro mga 7 years old, 8 years old. He witnessed the sacrifice of the Gomburza for the Filipino people. And this was instilled in the mind of the young Jose Rizal in the same place where he died in Bagumbayan. May we make sense in your own suffering, you can absorb it graciously. Pag naiintindihan mo bakit ka nahihirapan, bakit masakit, mas nakakayanan mo. For me, the devotion of so many Filipinos, halimbawa yung suffering Christ in Quiapo, millions go there for the translation, the very long, arduous procession, very slow going to Quiapo, the Quiapo Church. Yung mga namamanata, sometimes you don't understand why they are doing this. I myself, with my practical mind, sometimes, why? What for? It's unnecessary suffering. Lalo na dito sa Angeles City, ang daming mga nagpupusa ng krus at saka yung flagellation ba yun? Yung panata nila. Minsan may misa ko, natatraffic po ako. Kasi kasunod ko, maraming crosses na dito sa Sabang Bato, na traffic po ako talaga.
haba, mahaba yung prosesyon ng mga flagellants, tsaka mag-carry ng cross. Yung iba pupunta dito sa isang chapel na maliit, nag-U-turn pa sila, U-turn. Kaya lalong na traffic, no? Kahit sa San Fernando, ganyan din po. That's why I was inspired before, more than 10 years ago, to write to Lauk, yung the play, the Kapampangan play, to see the whole picture. Hindi lang yung suffering of Christ, the teachings of Christ, the principle of Christ. Yes, the death of Christ, but more importantly, is resurrection, the victory beyond the cross. However, this powerful force exists, driving countless individuals participating in these processes, practices beyond our logical minds. One time I asked, ba't mo ginagawa yan? Kasi pinabless niya po yung gamit niya. Father, may sakit po yung tatay ko. Namanata po ako. Kung siya ay gagaling, sana ay gumaling. At kung gumaling siya, pagpapatuloy ko ito. He has his own reasons. They are very personal. Another one, ba't mo ginagawa yan? Why do you have to hurt yourself? Father, may anak po ako may epilepsy. Ginagawa ko po ito para sa anak ko. Sana he will be recovered pag tumanda na siya. I could not question him. It is a devotion for his son, offering the prayers to God. Maybe that is their way of expressing faith. How about we? How do we make sense of our own sufferings, our own pain? How do we make sense of the passion of Christ and his suffering? May I suggest three reasons on how we experience suffering. First, obviously, suffering is a matter of fact. It is a given in life. Tignan nyo. Suffering is undeniably a part of life, evident from the very moment that you were born. Nung sinilang ka, umiyak ka. Umiyak ako, umiyak tayo. Because it was painful. We wanted to be maybe forever in the womb of mama kasi that is a comfort zone, di ba? Pag nasa loob ka ng tiyan ng mama, siguro, comfortable, parang pa-swimming-swimming ka lang, may food ka, connected. It is, yung temperature is at warm. And then you are pulled out. That must be very painful for us. From the very beginning, we know the meaning of suffering. Not to question the pain of the mother. The physical pain must be one of the most painful experience of a person, labor. Kaya kumisan, I don't know why some parents would say, maybe out of love for their children, naging matagumpay sila because of their own sacrifices and sufferings. They work hard. They were students, working students. And when they are successful enough, they said, Father, ayaw ko maranas ng mga anak ko ang aking kahirapan na dinanas. Nung kasi kami, Father, nagko-commute lang kami. Wala man kaming baon. Working student lang po ako. Pinaaral ako ng mga pinsan ko, mga tita. Kaya ngayon, ayaw kong mahirapan yung aking mga anak. Sometimes, maybe that is out of sincere concern for their children. But at times, they miss the whole point of life. Let your children go through realities. Kumisan, we shield them. We give them a big comfort zone. Unless you go out of your comfort zone, you will never experience what you can do beyond the comfort of your home and your comfort zone. Suffering is an inherent aspect of life, often arising from the natural and uncontrollable factors. Yung natural na sakit, hindi lang yung sinilang tayo. Ganyan din, pag mamamatay na tayo, I'm sure there will be pain before we die. Maybe it could be managed by medicine and doctors. But even for the family, it will be painful when we say goodbye. From the beginning until the end of life, there is pain. How can we say that pain is something that is given by God? Many times it's natural in our human life. Alimbawa, in physical illness, whether inherited because of our genes or even by our old age, can be prolonged suffering with debilitating and even fatal consequences. Halimbawa, I know of a person, wala po siyang bisyo.
disiplinado sa pagkain. Yung diet niya, I envy her. Kasi pag kumakain kami sa restaurant, nakikita ko yung kinakain niya, very healthy. Ako, hindi masyado yata. And then I noticed talagang yung lifestyle niya, pinipili niya yung kinakain niya. Hindi niya kasalanan, pero may cancer po siya. Is that cancer her fault? No. Maybe it's already in her genes, di ba? There will be a time those tumor will be activated. I'm not a doctor, pero they are already there. Napansin ko sa bahay namin, sa pamilya namin, galang side. Na-stroke po kami lahat in the same age. 43, 40. Tatay ko, kapatid ko, ako. Ako nga lang po nag-survive eh. Kaya nandito ako. Kasalanan ho na ba na? We don't know, but my brothers and I were just ordinary persons. Wala naman po kaming extreme na vices. Di naman po kami sisigil, di kami nag-aala. Pero it's there. There are sufferings that are natural. And we don't have to blame God for this. We all have our own share. Maybe the best is to take good care of our health. Study our own hereditary issues about our health. But sometimes you cannot really avoid it. Even natural calamities. There are many sufferings because of the rough movement of nature. Tayo mga Pilipino, we're not stranger to suffering because of storms, cyclones, floods, earthquakes, mga malalakas na bagyo. Even the eruption of volcanoes, it will happen. And this will happen even without us causing it, because nature has its own forces and laws. Kaya nga po, let's see if this suffering is really beyond us. Let us accept it as it is. There are natural realities of suffering. Ikalawa po, there's another suffering that has not to do with nature, but it has something to do with our human action and decisions. We suffer because of our own sins or even the sins of others. Sufferings caused by human frailty, sin, and abuses as a result of pain and suffering. Kaya kung minsan mayroong mga ninyo, mga inosentes, sufferings of the holy innocents. Wala silang kinalaman, pero nahihirapan. Huwag po kayong magalit. Halimbawa, you have an unfaithful father, unfaithful husband. Sinong nagsasuffer? Yung mga anak. Naiwan. Yung sweldo ng tatay dapat sa mga anak. Pupunta sa ibang mga vices. The holy innocence. Nahihirapan sila pero hindi kasalanan. It is the cause of the sin of another person. O pwede naman, our sin causes our own suffering. Halimbawa, minsan mayroon po akong inanoint. Mayroon po siyang sakit sa baga. Ano po yung sa kakasigarilyo niya, parang nakabalot ng nicotine ng kanyang lungs. Bumagsak ang katawan niya, tapos yung tapos po, nung inanoint ko siya, linabas sa kwarto, naka-oxygen, hawak-hawak ng kanyang private nurse yung kanyang oxygen, tapos mayroon siyang daughter kasama niya, para po siyang astronaut. Mayroon po siyang oxygen dito. Tapos inanoint ko po siya, talagang it was the last days of his life. I heard, nung kabataan niya, malakas po siya magsigarilyo. And then, when I anointed him, sabi niya, Father, bakit ginawa sa akin ng Diyos ito? Anong gusto sabihin ng Diyos sa akin? Hindi naman po ako nagsalita, hindi na po ako sumagot. Hindi naman siguro ang Diyos bumili ng sigarilyo para sa kanya. We were never born with a cigarette with our hands. That's not natural. Maybe it's your choice. Huwag nating pagalitan ng Diyos, pati yung ibang tao. Don't even blame your doctor or family. In fact, you have that responsibility to take care of your family. Minsan yung secondary smoke also affects others more seriously. Another
Misan, Father, ang sakit-sakit ng ngipin ko. Ay, baka naman po pinaparusahan ako ng Diyos. Ano may sayo ng Diyos sa akin? Alam nyo, pag masayit yung ngipin mo, talagang hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makakain, hindi ka makapagtrabaho, masakit ang ngipin mo. Basic look pa, di ba? Father, ano kaya may sayo ng Diyos sa akin? Masakit ang ngipin ko. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Sabi ko lang, mag-toothbrush ka lang. Take good care of your dental health, di ba? Ito po, hindi po sa akin to. Kwento lang ni Father Corsi Legaspi. Father Corsi Legaspi is a healing priest. Minsan, nag-healing mass po siya sa Bacolod. Bacolod is a very rich place, no? Sa mga, pero malaming mga lupain. Yung isa, Donya yata yun, Donya. So, yung healing po ni Father Corsi, grupo-grupo, kanyari dito, na stroke, dito, na operahan, doon, may cancer, dito, na heart attack, yung sa likod, yung mga naka-wheelchair. So, ini-healing niya po, isa-isa. Nung nasa dulo na po siya, meron siyang nakitang lupang mukhang mistisa na mayaman, na mukhang mayaman na may lupa, ganun. Naka-wheelchair, ganda-ganda niya. Pero naka-wheelchair po kasi, nabaling likod, tsaka naka-semento yung kamay. Tapos, Father, please pray for me. I think God is punishing me, whatever, I don't know, Father. Please pray for me. Taga-Bacolod, mayaman. Sabi, tapos sabi ni Father Corsi, what happened to you, Lola? Oh, I was dancing. And my DI, dance, we were dancing and I was going around. And then we practiced this and then nagpahiga daw siya. My DI is supposed to catch me. He was not able to catch me. I broke my back and my hand. I don't know what God is telling me. Don't worry, I will pray for you, mommy. Sabi daw ni Father Corsi. Sinabi niya to. He prayed for him. And sabi daw ni Father Corsi, mabuti nga sa'yo. Salba itong paring ito. Pero sinasabi natin, these are our own faults. Kung minsan ang kahirapan natin, wag po kayo magalit, kagagawan din natin. Ang kahirapan ng mga Pilipino, marami. Kagagawan din natin mga Pilipino. And sometimes we don't even have to ask God and even blame God for this. I hope we can see that far beyond. Minsan nga mayroong, mayroong isang born again pastor during the Pinatubo times. Nagbibigay po siya ng relief. Ako seminarista po ako ng theology student. We were making parol. Meron po kaming kooperatiba sa mga Pinatubo victims. We were selling parols in Manila. Pero gumagawa ng parol sa Pampanga. And then para po hindi na puro relief, para they will earn livelihood. And nagdala sila ng relief. Pumila yung mga tao. And then bago po nagbigay ng relief, yung sa truck, tumayo yung pastor nila, nakabarong, tapos may megaphone. Talagang ganyan, mga kapatid! Pumutok ang Pinatubo dahil sa kasalanan ninyo. Kung magsisilang kayo sa inyong mga kasalanan, magbago kayo ng buhay, hindi na puputok ang Pinatubo, hindi na dadaloy ang lahar at hindi na masisiran yung kabuhayan. Pumutok ang Pinatubo dahil tayo at kayo ay makasalanan. Gumaga naman yung mga tao. Siyempre, may relief eh. Tapos sabi ko, you know, I'm a student of theology that time. I said to myself, this is the crudest, the most elementary theology I ever heard. Na pumutok ang Pinatubo dahil kasalanan, makasalanan tayo? I don't think so. Eh, paano yung mga Quezon City? Wala ba silang kasalanan? Yung mga taga-Caloocan, wala ba silang kasalanan? Yung mga taga-Nueva Ecija, wala ba silang kasalanan? We all share in that human sinfulness. But we don't blame ourselves when nature go on its own course. May kahirapan na natural, tanggapin natin. Pwedeng maiwasan natin, let's keep ourselves safe. And meron ding kahirapan, kagagawan ng ating mga kasalanan. We hurt each other and we cause pain to one another. The wars, the violence, the evil things that we do. And lastly, this is the real point. We suffer because we have faith in God and we have love for one another. Dahil sa pag-ibig, nararanasan natin ang kahirapan.
at ang ating malasakit nararanasan sa ating mga mahal sa buhay. I believe the deeper the love, the deeper the pain. Pag minamahal mo ang isang tao, nasasaktan ka. At pag mas malalim ang pagmamahal mo sa kanya, nagiging mas malalim ang sakit ng kalooban na nararanasan. I'll give you an example. Halimbawa, may sakit ang nanay mo, nasa hospital. Yung mga kapatid mo, nasa abroad na lahat. Ikaw na iwan dito. And then binabantayan mo yung nanay mo. That is suffering. Kasalanan mo ba? Hindi. Natural ba? Hindi. Pwede mo namang iwanan yung nanay mo. Pwede mo namang ipasa mga sapatin mo nasa abroad. But you take it as your own. You take it upon yourself. There's suffering, yes. It's not your fault. It's not natural. Because you love. Dahil nagmamahal ka, kuminsan may mahirap. Embracing our own hardships, we participate in the redemptive mission of the church, signifying our shared experience of Christ's passion. Jesus' suffering was not only a result of natural circumstances. His personal faults are not part of it because God, Jesus is like us in all things but sin, but stemmed from the obedience to the Father in His boundless love for all humanity. Yes, Jesus suffered, but He embraced it even because of the sins of those who abused their authority. In a deeper communion with Christ, we contribute in ongoing work of salvation. Amen if you suffer because of your love. Amen to you if you suffer because of your faith in God. Because of this, somebody is saved. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, kakainin mo lang, bibigay mo pa sa kanila, matapos lang sila. Amen to you. That suffering is not worthless. That suffering is not meaningless. Nagbubunga ng pag-aaral at kinabukasan na maganda sa inyong mga anak. Ikaw na nag-aaral ngayon, nahirapan ka sa inyong subject, blessed are you. Huwag kang mag-shortcut. Tanggapin mo yan. Study well. Sige, kung kailangan mo magpuyat, sige, mag-aaral ka ba? Kaya someday, the glory of your graduation and success of your future will be yours. In Romans chapter 8, verse 18, it says, our sufferings today are nothing compared to the glory that is coming. Ang ating nararanasan ngayon, walang kwenta pagdating na sa kaligayahan, naghihintay para sa ating lahat. Whatever sufferings you have, it may be physical. Pwedeng may sakit tayo ngayon. You may have your own cancer. Ako, may stroke po ako. This is a physical suffering. Maraming gamot, maraming sakit. Pero if you embrace this and offer it to God, it becomes gracious also. Pwede ang sakit mo, naranasan mo dahil kasalanan ng ibang tao. May kagawan, ginawang ibang tao sa iyo. Ikaw mismo may kasalanan ka. When you ask for forgiveness and forgive, this is also a source of grace, a meaningful suffering for us. And we offer it to God, it becomes meaningful for us also. I would like to end with an image or a flower that is ours also. Alam po, may bulaklak na napakaganda. Gaganda ng mga kulay. But they thrive on intense heat of summer. Pag mainit na mainit, walang tubig, they are very resilient. They showcase their vibrant blooms amidst dryness and scorching heat of the sun. They thrive in neglect. Kahit hindi mo sila lalagyan ng tubig, hindi sila mamamatay. They'll continue. In fact, bibigyan ka pa ng bulaklak na magaganda. Ang tawag natin sa kanila, bonggabilya. In fact, mamaya lalabas po kayo, meron tayo dyan. They bloom. Kahit gaano kainit, yung ibang mga bulaklak, ibang mga halaman, they give up. They dry. Nalalanta. But the bonggabilya, they flourish, painting the landscape with their colorful blooms. They survive, even thrive in the midst of heat and nothingness. I pray that our own suffering will bring out the best in us. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.